Kumusta mga ka-iSport Zone? Boxing tayo ngayon. Naoya Inoue laban kay Michael Dasmariñas. Reaction video lang tayo. No match ang laban nito, mga ka-basketball. Masyadong classy, masyadong powerful, masyadong skilled itong si Inoue, pero bilib ako sa tapang nitong si Michael Dasmariñas. Round 1, nagsusukatan pa lang sila, pero kita mo na agad na itong si Michael Dasmariñas ay masyadong cautious doon sa lakas nitong si Inoue. Kaya hindi siya makabitaw ng maganda, nakaabang siya sa pag-block doon sa mga tira ni Inoue. Kilalang matinding body puncher itong si Inoue, at dito nga sa round 2 ay nakadali siya. Delayed reaction kay Michael Dasmariñas, at kita mo sa facial expression niya na hindi siya makahinga doon sa liver shot na yun na talagang inindan niya. Pero lumalaban pa rin ang ating kababayan. Nakita nyo naman eh, gumaganti naman kahit papano. Talaga lang, masakit yung inabot niya ron sa knockdown na yun. At patuloy ang atake ni Inoue, iniiba-iba niya ang tira. At si Michael Dasmariñas ay talagang pinoprotektahan ang kanyang tagiliran. At si Inoue ay talagang composed na composed. Ito yung unang knockdown, makikita nyo na akala mo dumaplis lang, pero yun, solid yun. Hindi masyadong mabilis ang footwork nitong si Michael Dasmariñas. Kung nagagamit niya sana yung bilis na kanyang paa para makalipat sa iba't ibang lugar, eh medyo naiwasan niya sana yung mga body punches na yun. Siyempre, madaling sabihin, mahirap gawin. Sa round 3, patuloy ang punishment hanggang sa humantong sa isa na namang knockdown. Di na makahinga halos itong si Michael Dasmariñas, pero tumayo pa rin. Bilib talaga ako sa tapang ang ating kababayan na ito. Kung tutusin, pwede na siyang sumuko pagkatapos ng pangalawang knockdown na yon, pero lumaban pa rin siya. At heto, 17 body punches lang ang pinakawalan itong si Naoya para tapusin ang laban na ito. 65% accuracy. Tingnan nyo naman yung textbook punch sa body. Buelo. Tingnan nyo yung footwork. Tingnan nyo yung hips. At yung pagpihit ng balakang habang ibinabaon niya yung suntok. Ang susunod daw na makakalaban itong si Inoue ay ang mananalo sa Casimero Donaire Unification Bout sa August. Sa post-fight interview nga, itinanong itong si Donaire kung bakit daw ba niya dadalin pa yung kanyang sarili sa mahirap na namang laban dito kay Inoue. Sabi niya, nag-e-enjoy daw siya, fun daw yun, gusto raw niya yung challenge. Pero syempre, para mangyari yan, kinakailangan muna niyang tagusan si John Riel Casimero. Pero maganda dyan, mga ka-iSport Zone, ay anuman ang mangyari dun sa unification bout na yun, ay may isang Pilipino na makakaharap itong si Naoya Inoue. Parang gusto ko si Donaire ang makakaharap, ano, dahil bukod sa underdog na, ay may edad pa ang gandang story niyan. Pero syempre, okay din yan si John Riel Casimero dahil Pilipino din naman yan. Pero kayo mga ka-iSport Zone, sino ang gusto nyong makaharap nitong si Inoue? Pagkwentuhan natin yan, mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.